Hey guys, good morning. Si Mick pala to ng Motor Ventures and this is gonna be my last video for Easy Ride 150N. Iba na po yung motor na i-feature ko next time. So this is gonna be my last video for Easy Ride 150N. If may recommend ko ba to sa inyo or hindi. After the gas consumption video na ginawa ko last time, yung na-fail kasi hindi ako nakapasok sa checkpoint. So far, tumipid naman talaga siya. Ang laki ng pagbabago niya nung na-adjust yung needle. So, ang gandang ano, magandang feature yun na gagawin nyo pag in-adjust nyo yung needle niya agad. Hindi nyo ma-feel yung pag-aksay niya sa gas. Pero sa totoo lang, dati, nung stock, all stock pa talaga siya, wala pang nagalaw sa makina niya. Sobrang lakas niya din sa gas. I won't deny it. Hindi ko isi-sugarcoat yun. So, yun, kahit sa walwalan guys, simula nung in-adjust yung needle, kahit sa walwalan, hindi na siya malakas kumain, sakto na lang. So, yung tanging magiging problema mo lang dito is yung pagrasa sa bearing. Kasi sabi ng mekaniko ng Motorstar, pag nilabas, kada labas daw ng ano, kahit anong motor, konti lang daw talaga yung grasa na nilalagay. So, isa yan sa mga dapat mong tignan pag nilabas yung motor mo, yung grasa niya. I-check mo yung grasa ng bearing if okay ba. Yung first guhit na bawasan is 51.9 sa gas consumption. So, kada guhit is like 50 km kada guhit. So, may anim na guhit yun eh. So, talagang matipid siya, tumipid siya. Ang laki ng pagkatipid niya. So, nasa, siguro yung isang guhit, siguro estimation lang, nasa 1.5 liter or 1.2 liter, ganun. Of gasoline. So, okay na rin, matipid na rin yun. Kasi last time nung gumawa ko ng video dun, pumunta ako dun, yung nakain sa kasolina ko is like 3 bars. Nung nandun ako sa tuktok, nasa rice peak na ako, dun ako nag-stopover. 3 bars yung nawala sa kasolina ko. So I was like having second thoughts kung pababa ba ako, kung mapapagas ba ako, hindi. So yun, umabot na ako ng checkpoint ng Valencia dun. 3 bars lang yung nawala sa gasolina ko. 3 bars lang guys. So, ang laki ng pagkatipid niya. So, simula nung in-adjust yung needle. So, if ever magkukuha kayo ng motor na to, itong Easy Ride, gawin nyo na muna yung number 1. Adjust nyo agad yung needle niya. So, yung lock ng needle. Tapos number 2, change yung shock niya. Tapos number 3, check nyo yung grasa ng mga bearings nyo and yung mga tornilyo, higpitan nyo lang. So, I know this video is not the, ano, talaga. Kasi marami nang gumawa ng videos ni Easy Ride about sa mga, ano niya, first impressions. Pero, after 7 months of use, tapos 4,000 plus odo, lumabas yung mga sakit niya, guys. Lumabas talaga. Especially dito sa likod. Ang dami kong natuklasan na sakit. Ito, kailangan to ng spacer. To lagyan ng spacer. Tapos yung bearing, dapat mga siguro 1 week or 2 weeks mo lang gamitin yung Easy Ride mo or after break-in period. Pagrasahan mo na agad para iwas problema. So far yung engine naman, okay naman yung engine. Walang problema sa engine. Those are minor issues lang naman. Pero kailangan tutukan mo yan. Kasi it will cause like harm sa motor mo. Diyan nalalabas yung mga different kinds of tunog, tok-tok, yung mga ganyan, yung parang may bakal na kumakaliski sa likod, everything. Kaya tutukan mo yan. For the 65,000 price point niya, so would I recommend it? Nasa gitna po ako guys, promise. Nasa point po ako ngayon of letting go of my Easy Ride sa 50N. Nasa punto po talaga ako ngayon na gusto ko na siyang bitawan. Kasi minsan ko na lang siyang ginagamit pero lumabas pa rin yung mga sakit niya. Imagine nyo yun.
4,000 lang yung takbo niya. 4,600 pa lang yung takbo niya. 7 months old siya. Tapos lumalabas yung mga sakit niya kahit minsan ko lang siya ginagamit. So, eventually, kahit anong ingat mo sa motor mo, lalabas at lalabas na rin talaga yung sakit niya. In time. Pero, in my surprise, months lang, lumabas na yung sakit niya. So, tapos minsan mo lang ginagamit. So, anong final verdict ko dito is substandard yung mga pyesa niya. Yun yung final verdict ko sa kanya, substandard. And would I recommend it? I'm in the middle of a situation right now kung nire-recommend ko pa ba ito o hindi. Nagdadalawang isip na po ako. Kasi ang dami mong kailangan i-put in mind pag ginagamit mo siya. Hindi mo siya pwedeng hindi to pwede sa maselan. Yun lang, mura siya pero hindi siya pwede sa maselan. Kaya kailangan doble ingat sa kanya. So, yun lang guys. Ewan ko kung mag-agree ba kayo sa video na to. Dislike nyo na lang kung ayaw nyo sa video. Like nyo kung gusto nyo. Subscribe to my channel kung gusto nyo yung masinabi ko. Hit na notification bell if gusto nyo pa yung update sa mga upcoming videos ko. Pero hindi ko na i-feature si Easy Ride. Maybe siguro gagamitin ko lang siya for a trip siguro, ganun. Pero yung i-feature ko pa siya sa channel ko, hindi na. This is gonna be my last video for Easy Ride. Binalik ko na siya sa stock. Yan, ito mamaya tatanggalin ko na to. Yan, babalik ko yan or iwan ko na lang. Binalik ko na rin yung standard side mirror niya kasi maalog masyado yung long stem. Yung mga gulong niya medyo yun din isang problema ko sa gulong niya kasi medyo madulas yung gulong nito sa likod. Tingnan nyo, ang kapal pa ng gulong ko pero madulas na siya. Ang kapal pa tingnan nyo, ang kapal pa niyan. Minsan lang kasi ginagamit pero madulas siya. Yun, so hope you subscribe to my channel, hit the notification bell para updated kayo sa next video ko. So guys, ride safe kayong lahat guys.